This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Hey mga ka-Gigi, welcome back sa aking channel. And for today's video, may share na naman po ako sa inyong panibagong NFT game kung saan pwede kayong kumita ng extra income. Just so you know guys, itong NFT game na share ko po sa inyo ay need po ng investment. So remember to invest at your own risk, okay? Nag-share lamang po ako sa inyo ng information ko and reviews with this specific NFT game. But it's still up to you if you wanted to join or not. Ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin! So guys, una po sa lahat, hindi po ako financial advisor. Nag-share lamang po ako sa inyo ng mga specific apps or sites na may potential kayo na kumita ng extra income. And of course, my reviews and information with those specific site or app, okay? And nasa sa inyo po ito kung gusto nyo itong subukan or hindi. And sana maging malino ito sa ating lahat. So itong ano guys, ito yung share ko sa inyong NFT game which is itong Plant vs. Undead, okay? And as you can see, ito yung kanilang official website. Pwede i-check sa description box ko below. And ito kayo kanilang game asset. So literally para itong Plant vs. Zombie pero NFT game siya. So mamaya papakita ko naman sa inyo yung example gameplay. So meron naman sila dito example gameplay na which is yung beta test. Papakita ko sa inyo later. Ito yung plant synergy. So plant's position is important. It provides synergy. For example, 3 adjacent fire plants give ignite to the plant's attack. 5 of them give explosion. The same goes for other elements. Players can move plants in the middle of a round to create new synergy. So ayan yun, no guys. So, TBU token. Ito yung ginagamit na token nila dito guys para makabili kayo ng plants nila. Ayan o. In-game currency. Yun yung purpose ng PBU. PBU could be used in marketplace for purchasing seeds and plants. Number 2 is social feature. Send PBU tokens in the chats with friends. Exchange NFT assets. 3 is play to earn. All game modes reward real value even with free to play plants. Ito medyo ano pa sa akin to, skeptical pa ako dito guys. So update ko na lang sa mga future reviews ko or updated reviews ko about sa Plants vs. Undead. So make sure to subscribe on my channel. Okay? So ayan nga, Tokenomics. Ayan na, meron silang token for sale nung kaka-release lang nila, no? Ito yung kanilang roadmap. Q3 sila nag-start. Ayan o, 2021. Ayan o, IDO Farm Mode release. Tested version. Dapat matapos nila ito. Then Q4 is the official launch. So malapit-lapit na to within this year to guys, ha? Q1 is polishing core product. And Q2 2022 is expanding kung if ever na mas kapag nag-boom si Plants vs. Undead. So, ito yung staking community token distribution nila. Token holder benefits. Holding PBU token will give you interest. Interest pays in PBU weekly. No extra requirement. Everything is calculated automatically. You can still use your token at any time. Number 2. Holding more plants give you more solar energy. Solar energy is consumed every time you play different rewarding game modes. So community nila, everything we do serves the player. Community's representatives will be involved in our game's development process. A representative can raise problem suggestions, game modes. Then we discuss the viable of the idea before moving to the next step. Representatives are not fixed. They are frequently selected by community. A new idea must be approved by the representatives before progressing to development. So ayan o guys, so may community sila, meron yata silang Telegram, Discord. So pwede nyo i-check yun guys. Ililib ko rin naman yun sa description box ko below. Then yung token distribution nila is 100% Teams token is locked and released gradually 5% each month. Team tokens will be fully distributed 19 months after ICO. This ensures team commitment and encourages long-term goals. Ayan o.
Ito yung kanilang parang developers or yung co-founders. So si Tran Din Pure, yun siya yung CEO. Ito naman po yung marketing, lead artist, and CTO. Guys, kung ano nga ba ang gameplay ni Plants vs. Undead? Alamin muna natin kung ano ba mismo itong NFT game na to. So makikita nyo dito guys, ito yung white paper nila. So makikita nyo to din sa website mismo, no? I-click nyo lang yung white paper. So ito yung table of contents. So ayan, no, abstract nila. Plants vs. Undead or PVU is a multiplayer tower defense. So yun mismo yung kanilang ano, no? Yung parang game mode nila. Tower defense game po sila na NFT game. Where your plants are also your real asset. Yun yung mismong NFT nyo, yung mga plants dito. The goal is to combine the phenomenal plants versus zombies with new blockchain technology or NFTs. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo guys, oh, parang katulad po sila ng plants versus zombies pero NFT game, okay? Each plant is unique. Each plant is equally accessible to everyone through growing seeds. Each plant can be buy or sell in the marketplace. In the process of the game, part is our priority. Free-to-play gardeners are able to play and earn real asset. There is no initial investment barrier in PBU. PBU will erase the gap between normal games and NFT games. It's easy to start playing. Mobile devices is their main focus. PBU can be played anywhere at any time as long as you are with your mobiles. It's the combination between the love for this genre and the idea of real ownership over something you love in-game. So, yun yung kanilang motto, no, yung abstract ng mismong game nila. So, ito naman guys yung kanilang overview. So, PBU is a set world in Cold Planet Plants. It was once a enormous place for animals and plants. Then, a disease comes from meteors, turns animals into undead. But it also gives hope. Seeds grow into special plants. The new generation inherited nature elements and special traits. They become fighters and soldiers, all to protect the home of mother trees. Everyone has equal chance at getting plants. A seed can grow into any plant from the most common to the rarest one. For free to play, each player has one mother tree and six basic plants. These plants are not NFT, so hindi nyo siya mabibenta guys. These plants are usable in all game modes. In-game token can be earned and used to buy seeds and plants on the marketplace. And yung core gameplay nila, each round, ito papakita ko naman sa inyo later guys yung mismong example. Gameplay. So make sure na panoorin niyo to ng buo. Each round, a player is allowed to bring one mother tree and eight unique plants. Plants position is important since it provides synergy. For example, three adjacent fire plants give ignite to the plant's attack. The same goes for other elements. So ayon. So dapat magkakatabi-tabi daw. So killing undead gives energy which can be used to upgrade or relocate the plants. Game mode for multiplayer, beside defending, players can summon undead or using skills to gain advantages. The one who lasts longer wins the match. So magkakaroon din to ng PvP in the future guys, no? For single player, we start off the endless survival mode. So ayun nga no guys. And then next naman natin is market and target audience. Plant vs. Undead is more likely a global mobile game. It's for everyone. No prior knowledge about cryptocurrency is needed. We learn from successful games such as PvP, Balloons TD, including target audiences. Tower defense PvP category, competitive gameplay, understanding the importance of what NFT games provide. Real ownership, play to earn real value. Implementation of marketplace for NFTs. So ayun nga, no, target audience sila, players mostly fan of the PvZ genre, young male and female under 35 years old with a mobile device. Collectors, investors, the value and uniqueness of the plants is protected. Every changes or new seeds offering system will be discussed with the community before applying to the game. So ayun no guys, iiwan ko na lang to sa description box ko below if ever kasi medyo mahaba siya. So ayun nga, ito yung farm mode nila. PVU offers two way of earning PVU tokens. By participate in PVU farm mode, become a PVU gardener and earn real tokens. An exciting way to earn passive income while playing game on BSC blockchain. So ano to, Binance Smart Chain guys ang ginagamit nila dito. Okay, hindi Ethereum. So ayan na din, ito na rin yung roadmap nila nakalagay naman dito. So kung gusto nyo i-check din to guys, please to check on its sa official website nila. Nandun naman nakalagay white paper, okay?
So guys, ito na nga, no, kung gusto nyo ma-check yung kanilang game muna, pwede nyo check to guys yung beta test. For now guys, available pa lang po ito sa PC and Android. Ayan o guys, oh. This version is made for testing purposes only. In-game tokens are not real. Ayan, take note, yung in-game tokens are not real. Okay, beta testing pa lang. Multiplayer is not available yet. So click nyo itong Windows, if ever na PC gamit yung or Android, okay? Yeah, once na ma-extract nyo na yung file, click nyo lang tong folder, then ayan o, run nyo na siya. So it's either ito guys, yung PB yung mismo ang i-run nyo. Ayan na. Ito nga no guys, makikita nyo dito, ito yung mismo example gameplay. Merong Mother 3, ayan. Ito yung Mother 3 na tinatawag guys. Ito example lang to. So ayan, may attack speed. Ayan. So pwede kayo mamili muna since testing pa lang to. Then sa plans, ito yung mga plans natin. Ayan o. Marami pa yan guys. Example lang naman to. Pwede kayong pumili ng gusto nyo. Okay, pwede nyo palitan yan kung gusto nyo palitan or not. Pero ito na yung sa akin. So dito, putala kayo guys sa may survival para masubukan nyo. So ito yung mismong gameplay. Then may wave. So deploy plant lang kayo. Click nyo lang itong deploy plant. So automatically may mag spawn yan. So kung ano yung plant na ginagamit nyo guys, yun yung lalabas or yung mga binili nyong plant sa marketplace or seeds. So yan, ina-atake na niya guys. Ayun o. So yan yung mismong gameplay. So deploy plant lang kayo guys. Pag meron, ayun o, deploy plant nyo. And makikita nyo kapag wala nang energy. So magiging lalabas yan guys is need energies yan, no? Ayun, nabawasan yung ating Mother 3. Ayan, napatay natin. So it's a tower defense game talaga guys. So guys, ito yung energy, no? Dito sa baba. Ayan, energy, ito yung LE. So itong LE, ito yung parang SLP guys sa Axie Infinity. Ito, nakikita nyo dito. Ayan, no? Yung parang nabitsura nito, club. Club na symbol. Club leaves. Ayan. So deploy plant lang kayo kapag meron na. So may time limit. Ayan din, makikita nyo. Namatay na yung ano, na nakakuha na naman ulit tayo ng ating LE. LE tokens yan guys. So ganun lang guys. Endless to guys. Endless survival. So kahit hanggang kailan nyo gustong mag-stop, nasa sa inyo. Okay? So ang mga ganda dyan guys is pwede nyo i-idle na lang muna. While if ever na may ginagawa kay iba, once na marilis tong ano, farming mode nila. Take note guys, ang releasing po ng farming mode is nasa end of the month, this month, July 2021. So, yung iba nga talaga is nagtatry na mag-invest para makabili. So, yun yung halos guys, yung muna yung explanation about this one. So, kailangan, ang goal nga dito is kailangan maprotektahan po yung Mother 3. So, dapat makapag-deploy kayo ng plants. So, mas mataas na level is mas mahirap. So, tingnan natin guys in the future once na ma-release yung game kung may babaguhin sila. Kasi nga guys, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung pinaka-ano nyo dito, kung magkano ba isang plant or depende sa inyo kung ano ba yung gusto nyo bilhin. Okay? Ayan, makikita nyo, ayan, may 1 LE tokens na tayo. So, ganun lang siya guys. Unlimited to ha. Pwede kayong mag-stop anytime. If ever na ma-release na yung mismong official game na may farming mode. Okay? So, ayun. Stop ko na po ito. Pwede nyo i-stop yan. And surrender nyo lang, guys. And kung ano yung makuha nyo, yun na yun. Yun na yung mismong game nyo. Ayan. So, yun lang po halos yung gameplay po nung Plants versus Undead. Gaya nga sinabi ko, yung mga nakukuha nyo dito is hindi po yung mismo yung ano nyo. Ito ay parang, ano lang guys, testing lang po, okay? So, hindi nyo pwedeng mapapalit tong kung ano man yung nakuha nyo dito. For ano lang to, for testing purposes only, okay? So, ayun lang ano guys, may idea na kayo sa gameplay ng Plants vs. Undead once na ma-release yung farming mode nila, okay? If you want more information, I suggest po na basahin yung pumaigi yung white paper nila, okay? And join also their community channel such as Telegram and Discord channel, okay? Para at least may idea kayo
regarding about do sa kanilang progress ng kanilang farming mode and other tips pa. Okay, mostly sa Philippine community, marami nagbibigay ng tips naman dyan, okay? Para hindi kayo mahirapan. So, ito yung next natin gagawin. So, kung decided lang nga kayo guys na mag-invest dito sa plants or plant versus undead, punta kayo sa marketplace. So, dito may makikita kayo. So, pwede kayo mag-buy ng seeds na worth 100 PBU na may chance kayo makakuha ng rare, uncommon, or sabi natin legendary. So, ang price niyan is 100 PBU. And next one naman guys is land. Kung kayo piti po ng tao na parang gusto nyo maging landlord dito sa PBU, ayan yung price niya. Sa bundle naman, eto may bundle sila kung saan makakatipid kayo. Kung marami kayong gustong bilhin, ayan, may worth 3,000 PBU and 10,000. Pero hindi, sa mga nagsisimula pa lamang, hindi ko suggested to, okay? So, ayan yun, halos yung kanilang sa mismong offering. Paano naman po kung gusto ko lang bumili ng plant? So, open na yung kanilang marketplace guys, no? So, dito guys, makikita nyo maigi po yung kanilang plants na pwedeng ibenta. So, dito may type, may dark, electric, fire, ice, light, parasite, metal, water, wind. Ayan yung kanilang mga type of plants here. And may rarity po itong katapat. May common, uncommon, rare, mythic. Okay? So, yun ha. Then, punta kayo guys dito sa may dashboard muna para makita nyo maigi. Then, click nyo to. Itong mga nasa recently listed. So, titingin tayo ngayon guys. Bibili tayo ng plant. So, dito, pwede nyong gawin ito, ganito na lang guys, para at least makita nyo. Ang maganda kasi dito guys, mabili yung plant is mataas yung farming ng LE, then mababa yung oras ng pagkuha. So, may nakita na ako isa dito eh. Teka lang, ito. Sana hindi pa nabibili. And nabili na siya. So, ito guys, ito yung dapat kong bibili dito. Uncommon siya. Nabili na siya guys eh. So, ayun. Eh, maghahanap na lang tayo since nabili na yung trip nating plant. So, ang gagawin ko, uncommon yung pipiliin ko. So, may mga uncommon naman guys na maganda eh. Ayan, katulad nito, yung mga parasite. Tapos, ito guys, ito yung presyo nila. Ayan, makikita nyo. PBU po yan guys, yung signal po or yung itong logo na to. PBU yan. So maghahanap tayo ng magandang plant na mabilis nating magigain or makakakuha tayo ng magandang LE within a fixed hours. So para makita nyo guys, meron tayo ditong converter. So ayan no, hours to day. So make sure na meron din kayo nito para at least makita nyo kung hanggang kailan nyo pwedeng makuha o ma-harvest yung pina-farm nyo dito once na ma-release po yung farming mode ng plant versus undead. So ang pinakamababa nila guys sa uncommon, no, makikita nyo nasa 80. Gusto nyo ma-check muna bago kayo bumili, i-check nyo muna yung price ng PBU to BNB. So kung gusto nyo i-check yun, pwede kayo pumunta sa PewCoin. So dito sa PewCoin guys, ito nga, minamanmanan ko yung price ng PBU. So last week pa ako tumitingin dito eh. So hindi siya bumababa guys, tumataas siya. Hindi siya nung last week nasa ano yata to, nasa before $1, ngayon pa $2 na siya. So tingin ko this is the right time na pwedeng pumasok na muna. Kasi nga talagang pataas na siya ng pataas, lalo na pag na-release yung farming mode, malapit na guys, 9 days na lang or let's say sa August. Marirelease na yung farming mode nila and marami nang makakakita nito at marami nang susubok. So I expect na tataas yung volume of players nito within coming days, okay? So gagawin ko guys is mag-invest na ako. So punta mo tayo sa Binance. Ano guys, dito na po ako sa Binance and makikita nyo dito may 175 USDT po ako at ito yung gagamitin ko para makabili po ako ng plant kahit papano to start here on plant versus undead, okay? So take note, kahit isang plant lang po, pwede na kayo makapag-farm. Sabi naman po ng developers, kahit isang plant lang, if ever na hindi nyo need gumastos ng malaki, isang plant pwede na kayo makapag-harvest dito or makapag-farm sa kanilang NFT game. So ang gagawin ko nga ito, i-trade natin to BNB.
lahat na yun guys, ititrade ko ah. So, search ko lang dito is BNB USDT. Ayan. So, mababa, magandang bumili. So, punta tayo sa market, no? Kasi, mabilisan naman tayo. Then, 100% na natin yan. Ayan, 100% buy BNB na tayo. So, ayan na, filled na agad siya, guys. So, gagawin natin next, nako, tatataas na siya, no? So, gagawin natin next, bago siya tumaas, ang gagawin ko is, i-withdrawin ko na yun sa ating Binance. Kasi, pataas na naman siya, guys, eh. So, dito, ayan, so, tayo sa may fiat. Then, withdrawin na natin to. So, dito, guys, make sure, pagbalik niya dito sa may Plants versus Undead niya, nakakonect kayo, no? Make sure, guys, nakakonect kayo sa mismong Binance Smart Chain niyo. Ayan. Then, ikakopy ko lang to. So, ang gamit ko is ito yung account 1 ko. Then, punta tayo dito. Paste ko lang yan. Eh, makikita naman niya, madedetect naman ni Binance yan kung Binance Smart Chain yan. Then, imamax ko to, guys. Then, withdraw. Ayan, confirm nyo lang, double check nyo lagi guys yung mismong address nyo, no? And make sure guys, lang sa Binance Smart Chain kayo, okay? Alam nyo naman siguro sa mga past NFT games ko, such as yung Crypto Blades, kung paano mag-add ng Binance Smart Chain Network, di ba? So, watch nyo na lang din po. So, confirm na natin. Ayan. Ano guys, withdrawal request submitted na tayo. So, wait na lang natin to guys, pumasok sa ating ginamit na BSC or wallet sa ating Plant versus Undead account. Okay. A few moments later. So nga no guys, makikita nyo dito is nakapasok na yung ating withdrawal sa Binance. So napasok na siya na natin dito sa ating Binance Smart Chain Wallet. Then pupunta kayo sa PancakeSwap. And ito nga no guys, makikita nyo naman siya mismo dito eh. Ayan o, get PBU on PancakeSwap. Click here nyo lang. So idadirect na kayo dito. Ayan. So dito guys, ang gagawin ko, syempre eh, hindi ko na malalatin to kasi nga nag-crypto blades din ako eh, no? So magtitira ako. So mga 0 point, let's say, ano ba yung withdraw natin? Magkano yun? Ito yung exact amount na withdraw natin, 0.65. Tingnan natin kung ilan yan. So mga 93 PBU guys. So kasi may fees pa yan. So tingnan natin 66. Ayan, mga ganito guys. Kasi may fee pa. Ayan, no? Ayan, makita nyo, withdrawal successfully na tayo. So, ayan, 95. Swap na natin, guys, no? Confirm swap. So, may fee yan, guys. Make sure na ready kayo din sa gas fee. Confirm nyo lang. So, view on BSC scan nyo. If ever, wait nyo lang siya, guys. Ayan. Wait natin siya pumasok. Successfully na siya. Then, pwede na tayo bumalik sa marketplace. So, dapat makikita nyo siya dito sa may my account nyo. Dapat papasok siya dito. Pwede nyo i-refresh yan pag ayaw pa. Medyo matagal yan. Ayan na guys, pumasok na siya. Then, ang gagawin na natin guys is pupunta na tayo sa marketplace para tumingin kung ano ba yung plan na pwede nating bilhin. Okay? So, I think mas maganda uncommon para sa akin. Then, gawin natin siyang list view para mas makita natin yung per R. Kasi yun yung maganda eh, no? So, ang suggestion kasi guys ng mga nagtitip sa akin is maganda, mataas ang bigaya ng LE pero mababa yung R. Yun yung tip. Tip ko rin sa inyo guys, okay? So, meron dyan ito, 1.7, 1.3. Depende sa trip nyo guys, no? Ito yung mga uncommon na makikita nyo dito. So, ang budget lang natin guys is nasa 95 or let's say, kung mas mababa pa, makahanap tayo mas maganda. Yung kanina guys, nabili na kasi yung trip natin kanina, pero okay lang naman. Ang importante dito guys, is makahanap tayo ng magandang bigayan. So may 312, no? 1716 to 312 hours. Gaya nga sinabi ko, may converter dapat kayo. Katulad nito, 13 days yun. Yung equivalent ng 312 hours. Sana makahanap tayo na mas mababa na maganda. So ito may water type din sila, may parasite. Ito yung parasite, mukhang maganda guys eh, oh. Ito 1.3, ito 1.68, 1.4 pero 88 lang.
O ano ba mas maganda dito na pwede nyo bilhin? So sa budget guys, nakadepende po. So sa akin, bibilin ko is Uncommon kasi maganda, para sa akin guys, maganda. Maganda yung Uncommon eh. Ang Rare kasi dito guys, pwede kayo tumingin din sa Rare kung gusto nyo. Kaso mas mahal ang bentahan. Tanggalin natin yung Common na Light. So ang pinakamababa sa price ng Rare is 127. So hindi pa natin kaya yan. Hindi natin kaya yan guys. Nasa 95 lang. Up to 95 yung budget natin. So ayun nga no, ano ba ang magandang bilhin? So ang pinagpipilian ko guys, so ito nga no guys, pinagpipilian ko kasi it's either itong 1427 over 168 hours. Take note guys, ang 168 ayan na 7 days nga, ulitin ko lang. Then pag inano niyo na kasi siya guys, pinoward niyo yung pages, mas nagiging mahal na yung prices eh. So ang sa akin, para sa akin lang ha, pwede rin ito guys oh, 88 1436, malaki din to. So ano ang stats niya, yun ang gusto kong malaman. So magic type to guys, para malaman niyo guys yung sa stats, ito papakita ko sa inyo mga guys yung sa stats nyo. Four attack types po meron sa Plants vs. Undead. Meron siyang physic, magic, pure, and HP. So dito guys, hindi pa masyadong malinaw kung ano ba ibig sabihin ng mismong or saan ba siya mismo nag-reflect yung mga attacks nitong, yung type of attacks niya. Pero mostly ito yung mismong ibig sabihin niya ni Feber. So ayan, no, blue one is magic. So ito, meron siyang 680 damage or magic damage. Okay. So I think pwede ito yung ating first plant dito. Kasi makikita niyo naman guys, pag bumalik tayo sa marketplace, kaya yung pinakasumunod dito sa mga to eh, 142584. So apat na differences lang naman po yung kanilang ano eh. Ayan o. So ang hinahanap ko is kahit 7 days yung minimum. So may 108 nga eh. Water type naman yan. So pwede kayo maghanap guys kahit anong ano nyo. Meron din ano, water type mas mababa, 108 hours if ever. Pero gaya nga na sinabi ko, mas maganda is makahanap tayo ng mas mura kasi same lang naman din yan. Pili ko ito yung maganda guys no, magic type siya and 680 magic damage. So ito yung bibili natin guys if ever ngayon. So, para bumili, click nyo lang tong buy now. Okay, makikita nyo guys may transaction fee pero nasa mababa lang yan guys, 0.09. confirm nyo lang. So may lumabas man ng confirmation guys, click nyo lang yung confirm. 0.0015 yun. So guys, transaction complete. So may first plant na tayo. Okay, so sa atin na to. O, oh, ayan o, LE niya is 1436. So para makita nyo yung binili nyo guys, punta kayo sa dashboard. Mostly dapat makikita nyo na siya mismo sa account nyo eh. My account. Then refresh nyo lang. Dapat nabawasan na yan. So, ayan na siya, guys. So, ayun nga, guys. Para malaman natin kung yung mismong releasing ng farming mode nila, punta lang kayo, guys, dito sa may... exit natin to. Punta lang kayo dito sa kanilang roadmap. So, take note nyo. Ganyan sinasabi nila, guys, sa mismong Telegram, official Telegram channel nila. Malapit na i-release yung kanilang farming mode. So, wait natin yun, guys. Hintayin ko tapos i-update ko kayo about dun sa farming mode nila kung syempre withdrawal proof din if ever. So sa ngayon, ito yung ating review about plant versus undead. Okay? So may potential talaga siya guys kasi nakikita ko rin na maganda yung kanilang offers para sa players. Okay? So hintayin talaga natin guys. Hintayin lang natin itong ma-release mismo yung kanilang farming mode. And... gaya na sinabi ko last week, tinitingnan ko na to eh. Last week ko pa sinicheck to, nasa 0.5 yata pa last week. Ngayon, mas triple pa yung presyo niya. So, in coming days, expect nyo na rin guys, mas tataas talaga yung presyo nitong PBO kasi nga maganda yung kanilang gameplay. Tower defense. First tower defense na nakita ko na NFT game. So, if ever guys, ayun lamang po yung ating review as of now po dito sa Plant vs. Undead. If may questions kayo, feel free to comment down below or mag-join po kayo sa aking official Discord channel na ililink ko po sa comment section ko or ipipin ko. Then, ayun na nga guys. So, kung gusto nyo mag-join sa kanilang official, let's say, Telegram, click nyo lang to. Then, Discord, eto. Okay? Pwede nyo i-check yan isa-isa. Okay?
And that's it for now, guys. Sana po nagustuhan po nyo itong video ko about Plant vs. Undead NFT game. And if ever, guys, please do like and share this video to your family or friends na naghahanap pa ng any other NFT games. Then, once na ma-release nga po yung farming mode dito within, let's say, 2 weeks or let's say, by the end of the month, i-update ko pa rin kayo, guys. Pwede akong mag-share ng withdrawal proof ko dito sa channel ko. So, make sure to subscribe on my channel, okay? And also hit the notification bell, guys, para at least ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. So, thank you, guys, for watching. See you next time. Goodbye and good vibes. Bye, guys. See ya. Bye-bye. Stay safe, everyone.